Bago po tayo magpatuloy ay pakinggan po muna natin ang awit. Patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka po namin pinaglilingkuran, patuloy po kami dumudulog sa iyong kabanal-banalang panan. Diyos na dakila, ilalagay po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang aming pag-aaral ng iyong mga salita at ang bahagi ng aming pagdulog sa iyo sa pamamagitan ng aming panalangin. Hayaan mo na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan. Patuloy naming hinihingi ang pag-alaw ng iyong Santong Espiritu. Patuloy kang magbukas ng puso at isipan ng bawat isang makakapakinig ng iyong mensahe at magdulot po ito ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. Maging sa buhay namin dito sa sanlibutan ay manatili po nawa ang kalakasan at katatagan sa lahat ng mga nangyayari sa aming paligid. Alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan na siyang kukontrol sa lahat ng bagay maging sa buhay ng lahat ng iyong nilikha. Diyos na dakila, sa hapon ito, sa umaga po ito, bayaan mo lamang na ang kapangyarihan mo ang siyang aming patuloy na maranasan at patuloy na ang dampingin ng iyong kaluwalhatian mo ang siyang manatili sa buhay ng bawat isa. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot-dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay umaga hapon. Tanghali po pala. Mapagpalang tanghali po sa ating lahat. At kung kayo po ay may banal na kasulatan, patuloy po natin buksan sa aklat ng Isaiah. Isaiah chapter 62 from verse 6 hanggang 7 po ito. Sapagkat tayo na naman po ngayon ay dadako sa kung saan ay ipananalangin po natin ang lahat. Ipananalangin natin ang ating bansa, ipananalangin po natin ang lahat ng mga Kristiyano, lalo na yung ating mga kapatira na nasa iba't ibang lugar. At ipananalangin po natin ang ating church at lahat po ng member natin, lahat ay idudulog po natin sa Diyos at isama rin natin mamaya sa panalangin ang bansang Israel. At alam naman po natin na ang bansang ito ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos at minamahal ng Diyos ang bansang ito. Sa buong mundo, katangi-tangi sa puso ng Diyos ang bansang Israel. Kaya hindi sila pababayaan ni Yahweh. Subalit, kailangan din po natin ipanalangin sapagkat meron po tayong mga kababayan na naroroon sa bansang iyon. At naniniwala po tayo na ang proteksyon ng Diyos ay patuloy na lalagay sa kalagitnaan po ng bawat isa. So, pwede mamaya na lang natin. Mamaya after. So, Isaiah chapter 62 from verse 6 hanggang 7. Ang sabi po ganon, "On your walls, O Jerusalem, I have set watchmen all the day and all the nights.
They shall never be silent. You who put the Lord in remembrance, take no rest, and give him to the rest until he establish Jerusalem and mix its appraise in the earth. Bayang Jerusalem sa mga muog mo at may mga bantay. Maghapot magdamag na magpapaalala sa inyo ng pangako ni Yahweh upang Yahweh di malimutan. Ang inyong pagtawag at panalangin huwag ninyong tigilan hanggang sa itayo niya uli itong Jerusalem at gawing isang lungsod na pinupuri ng sandaigdigan. Pinagpapala po ng Diyos sa kanyang mga salita. So ito pong Isaiah ay ipinakikita at pinauunawa po rito sa verses na ito na kung tutuusin ito ay pinatutungo sa bayan ng Jerusalem. At alam naman po natin na ang bayan ng Jerusalem ay nawasak, winasak ng kanilang mga kalaban. Subalit ang sabing gano'n ng banal na kasulatan, ang bayang Jerusalem ay mayroong bantay. Araw at gabi ay nilagyan ng Diyos ng bantay. At ano po sabi? Bayang Jerusalem, sa mga muog mo ay may mga bantay. Maghapot magdamag na magpapaalala sa inyo ng pangako ni Yahweh upang kayo hindi malimutan. So, meron pong mga gwardiya ang bayan ng Jerusalem. Ang sabing ganun, maghapot magdamag. Magpapaalala upang ang pangako ng Diyos ay hindi po nila makalimutan. At ano pong sabi, ang inyong pagtawag at panalangin, huwag ninyong tigilan hanggang sa itayo niya uli itong Jerusalem at gawing isang lungsod na pinupuri ng sandaigdigan. So, ibig sabihin, magiging isang halimbawa ang bansang Jerusalem. Ang Jerusalem, ano po, isang muog. Kung tutusin, kung titingnan po natin, ang sabi dito is, ang inyong panalangin, ang inyong pagtawag at ang inyong panalangin ay huwag titigilan hanggang sa muling maitayo ang Jerusalem, sabi daw. So, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo ay mga tinawag, itong pangako ng Diyos sa bayan ng Jerusalem ay maaari po nating angkinin. Maaari po nating hingin sa Diyos. Maaari po nating gawin sapagkat iisa lamang ang ating hangarin. Ang hangarin po natin ay ang patuloy na lumulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga, anong sabi? Upang maitayo, ang sabing ganon, hanggang sa maitayo, huwag titigilan ang pananalangin. So, yun po yung punto natin. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan, hindi man tayo magsama-sama sa pananalangin, subalit sa kanya-kanya nating tahanan bago tayo matulog at pagkagising natin, ay meron po tayong oras at panahon sa ating mga pananalangin. Kaya nga ang sabi, huwag tayong titigil sa pananalangin. So meron lamang po akong tatlong bagay na nais kong iwanan sa inyo na dapat nating tandaan. Una, ipapaalala ang pangako ni Yahweh. Ipapaalala lagi sa atin ang pangako ng Diyos. So ano ba ang mga pangako na yan? Kung titingnan natin, sabi nga, may nabasa nga po ako na ang pangako ng Diyos sa banal na kasulatan ay umaabot ng 3,300. At meron pa po yung butal. Yun, ganun kadami yung pangako ng Diyos. Na patuloy po nating inaangkin at patuloy naman po talagang nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi ganun sa Lucas chapter 24 verse 49, "And behold, I am sending the promise of my Father upon you.
But stay in the city until you are clothed with power from on high. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako na aking ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. So, nakuha po natin. Huwag tayong titigil. Ibig sabihin, huwag tayong aalis hanggat ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi natin nararanasan. Huwag kang aalis sa lugar na kung saan ay ikaw ay dumudulog sa Diyos hanggat ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mo nararamdaman. Hanggat ang kapangyarihan at ang presensya ng Diyos ay hindi mo nararanasan. Sapagkat pangako ng Diyos yan sa buhay natin na meron siyang kapangyarihan na ibibigay sa buhay ng bawat isa. Bakit maraming Kristiyano na akala mo hindi Kristiyano? Pero alam mo na nagsasamba siya, alam mo na nagpupuri siya sa Diyos. Pero bakit ang kanyang buhay ay parang walang pagbabago? Sapagkat hindi niya nararamdaman ang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yun po siya, yun yung dahilan. Pangalawa, huwag titigilan ang pagtawag sa panalangin. So, ayan po, isang maliwanag na paalala sa atin ng Diyos na huwag tayong titigil sa pananalangin. Kung meron tayong kahilingan na sinagot na, marami pa po tayong mga dapat ipanalangin, lalo na po sa ating pamilya, sa ating sambahyan. Lalo na po doon sa ating mga kamag-anak, lalo na po doon sa ating mga kaibigan. So marami po tayong dapat ipanalangin at higit sa lahat, ang sarili nating pamilya ay dapat araw-araw po nating ipananalangin. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, praying at all times in the spirit with all prayer and supplication. To that end and keep alert with all perseverance making supplication for all the saints. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsukawo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, ayan po. Patuloy na manalangin para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Baka naman mamaya sa panalangin natin yung mga lingkod ng Diyos, yung mga manggagawa, ay hindi natin na isasama sa ating mga panalangin. Ito ang itinuturo ng banal na kasulatan, na ang bawat isa sa atin ay kinakailangan na ipanalangin po natin ang mga hinirang ng Diyos. Ipanalangin po natin ang mga lingkod ng Diyos sapagkat punong-puno sila ng pagsubok. Kung tayo po ay merong mga pagsubok na dinaranas, mas mahigpit ang pagsubok na dinaranas ng mga hinirang ng Diyos. Kaya kailangan po natin na magsama-sama tayo upang sila ay ating idulog sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pangatlo at panghuli, patuloy sa pagpupuri. So tayong mga anak ng Diyos, tayo mga Kristiyano, ay dapat nagpapatuloy po tayo sa pagpupuri sa Kanya. Ano man ang mangyari, ano man ang nararamdaman mo, ano man ang nararanasan mo, dapat ikaw ay nananatili na nagpupuri sa Diyos. Na buhay na siyang tumawag, pumili sa atin, at siyang nagbigay buhay sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Psalms chapter 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually
thee in my mouth. Si Yahweh ay aking laging pupurihin sa pasasalamatan. Di ako titigil. Sa pasasalamat, di ako titigil. Si Yahweh ay aking laging pupurihin sa pasasalamat, di ako titigil. So, yun po yung sinabi sa aklat ng awit. Si Yahweh, ang Diyos ay lagi niyang pupurihin. Ay, sabi po ganun, ito po yung salmo ni David. Ano po? Na si Yahweh o pangako ni David, na si Yahweh o ang Diyos ay lagi niyang pupurihin at sa pasasalamat ay hindi siya titigil. So, ayan po. At last, panghuli po natin. Dito po tayo magtatapos sa aklat po ng Isaiah chapter 60 verse 18. Violence shall no more be heard in your land. Devastation of destructions within your borders. You shall call your walls salvation and your gates praise. Yaong kaguluhay at pagmamalabis sa iyong lupain, di na maririnig sa loob ng iyong lupain hangganan. Walang masisira kahit na anuman. Babantayan kita at ipagtatanggol tulad ng paner. Ako'y pupurihin mo dahil sa pagliligtas ko sa iyo. Diba? Isa yun sa pangako ng Diyos. Walang maaano sa iyo. Walang masisira sa iyo. Ang sabing ganon sa isa sa bansang Jerusalem. At ipagtatanggol po sila ng Diyos. Ganon din po sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ho tayo mapapariwara kung tayo ay magpapatuloy na susunod sa kanyang kalooban. Ang sabing ganon, wala na pong maririnig na ano pa mang bagay na maikasisira sa lahat sa buhay ng bawat isa sa atin sapagkat ang Diyos ay laging nakabantay at nakamasid sa buhay ng bawat isa sa atin. At tatandaan lamang po natin na ang Diyos po ang siya nating tagapagtanggol. Sa lahat ng mga umaapi sa atin, sa lahat ng mga tumutuligsa sa atin, sa lahat ng may galit sa atin kahit wala po tayong ginagawa sa kanila. Tandaan mo na bilang ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay mananampalataya, ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. At sa kabila ng kabutihan, pagmamahal at biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin, kinakailangan tayong mga anak ng Diyos ay manatili na nagpupuri sa Kanya hanggat tayo ay nabubuhay, panatilihin po natin ang ating pagpupuri sa Diyos. At tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napag-aralan sa oras na ito. Dalangin ko lamang na sinuhan mo sa puso ng bawat isang nakapakinig ang mga salita mo. Patuloy po ito na magbunga, magdulot ng kalakasan, magdulot ng kasiglahan. At Diyos na dakila, sa bahagi po ng aming pagdulog sa iyo, sa bahagi ng aming pananalangin sa iyo, naway turuan kami ng banal na Espiritu kung sino-sino at kung ano pa ang dapat naming ipanalangin sa iyo, kabanal-banalang paanan. Mananatili po kaming dudulog sa iyo katulad ng iyong mga pangako na hindi kami titigil sa paglapit sa iyo. Hindi kami titigil sa pagdulog sa iyo sa pananalangin. Hindi kami titigil, O Diyos, sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat wala po kaming ibang pinaglilingkuran kundi ikaw na si Yahweh, Diyos na banal. Wala po kaming ibang sinasamba kung hindi ikaw, aming Diyos na dakila at tapat. Patuloy po kaming gabayan ang bawat panalangin namin sa iyo ay patuloy na ipagkaloob mo ang kasagutan. Diyos na tapat, ang bawat isa na nagbigay ng oras upang mapakinggan ang iyong mga salita, dalangin ko na patuloy mo po silang pagpalain. Basbasan mo po ang mga salita mo sa kanilang mga buhay
at ang patuloy na pagdaloy ng iyong kapangyarihan at ng iyong himala sa lahat na makakapanood po nito, sa lahat na makakapakinig nito, ay patuloy mo po silang samahan. Ang bawat panalangin nila, aking Ama, ay ibigyan niyo po, O Diyos, na katuparan. Ang bawat hangarin nila, aking Diyos, ay patuloy mo pong ipagkaloob ang tagumpay sa kanilang buhay. Kung sila man ay humihingi ng kagalingan, idaloy mo, aking Diyos, ang kagalingan na nagmumula sa iyong makapangyarihang kamay. Kung sila man ay nanghihina, idaloy mo sa kanila ang kalakasan at kalusugan ng kanilang physical na katawan at ang kalakasan ng kanilang buhay espiritual upang magpatuloy sila ng pagpupuri at pananalangin pagdulog sa iyong kabanal-banalang paanan. Aming Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot na langin. Amen. 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 Muli po ay mapagpalang pahali sa ating lahat.